na walang dingding. Alam niyo, may kwento ako. Nung bata ako, pag dinadala ako ng nanay ko sa pediatrician para check-upin, gustong-gusto ko yun. Kasi yung clinic ng doctor ko, parang ganito yung material ng clinic niya. Hawayan, lahat native. Pagkatapos dun sa harapan ng clinic niya, merong maliit na bahay tubo. Gustong-gusto ko na hindi pa ako yung check-upin kasi nakakapaglaro ako doon. Nagpapahay-bahay ako. Tapos nung naman grade 1 ako, pag pinipresent ng mga teacher ang bahay, ang drawing bahay ko, pati na sa mga libro. Pero ang tawag hindi bahay. Tawag? Di ba naman naiintindihan na ibang word pala yun ang bahay. Pero nung lumaki na ako at pagkaisip, yun pala ang ibig sabihin nun. Yung bahay, tirahan ng mga tao, pero yung tahanan, tirahan na merong pagmamahal, may kapayapaan, at masaya doon sa tahanan. Early this year, naisip ko yung word na tahan. Kung bakit ko naisip yun, hindi ko na yung kukwento. Basta sa isang bata, pag sinabi mo sa kanyang, pag siya umiiyak, tapos sinabi mo sa kanyang, tama na, tumigil ka na, inuutusan mo siya, it's a command. Pero pag sinabi mo sa kanyang, tahan na, pwede may hapos pa sa likod dyan. Pero pag hindi pa rin siya tumitigil, pwede mo siyang patayin. Aaluin mo, aalamin mo, bakit siya umiiyak, ibigay mo kung anong kailangan niya para mapatahan siya. Ikaw yung tagatahan niya. Ikaw yung nagiging tahan. Alam niyo ba kung sino ang tunay nating tahanan? Sa salita ng Diyos, sabi sa Psalm 91, verse 1, ang sino mang nananahan sa kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalinain. Sa verse 9 and 10, ang Panginoon ang aking kanluman. At dahil ginawa mo siyang tahanan, walang kahit anumang kasamaan ang mangyayari sa iyo o anumang salot ang darating o lalapit sa tulad mo. Marami pa pong verses sa salita ng Diyos ang tungkol sa pagiging tahanan ng ating Panginoon Diyos. Ikaw kapatid, pag nasasaktan ka, kapag umiiyak ka, saan ka nanahan o kanino ka nanahan? Alam mo, dito sa mundo, pwede wala kang sariling bahay, pero pwede ka magkaroon ng sariling tahanan. Siya yung pwede mong makasama na hindi ka iiwanan. Siya yung gumawa ng langit, gumawa ng lupa, kasama na pati ang dagat na yan. Siya nagmamay-ari ng lahat ng mga nakikita natin, pati na rin hindi natin nakikita. Alam mo, kapag umiyak ka, kakagahin ka rin niya, katulad din sa mga ulam. Aalamin niya kung anong kailangan mo. Kung nagugutom ka, papakainin ka niya. Kung may masakit sa'yo, papagalingin ka niya para gumagawa. Kung may nang-aati sa'yo, nang-aaway sa'yo, ipagtatanggol ka niya. Basta, kung ano man ang kailangan mo, ibibigay niya para gumagawa ka, para magkaroon ka ng kapayapaan para sa kanya. Siya ang tagatahan natin. Ang Panginoong Diyos ang tunay na tahanan. Sabi ni Lord Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Ikaw kapatid, gusto mo bang manahan sa ating Panginoon? Gusto mo bang samahan ka ng Panginoong Diyos at di kanya iiwan ng pakailanman? Halika, tanggapin natin yung inaalok na kanila sa Panginoong Jesus. Halika, sabayan mo ako. Alam mo, itong kaligtasan na to, hindi ka lang maliligtas sa lahat ng mga problema kung pinagdadaanan mo sa buhay mo. Kasama na dito ang kaligtasan mo sa buhay mo. Gusto mo, halika, sabayan mo ako sa pagkakataon. Ang importante, galing sa Diyos. Sabihin mo, Panginoong Jesus, tinatanggap mo ang regalo ng kaligtasan.
Ikaw na ang magpipanginoon ko. Ikaw na ang magpipagpagpagpas. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan. Ikaw na ang maging tahan. Na alam ko, hindi na mawawala sa akin. Na hindi ako iniwan. At hindi rin ako mawawala. Magpakit. Sa iyong pangalan, Panginoon Jesus. So ang dalangin. Alam mo, kung sumunod ka sa prayer na yon, tingin ka sa langit, doon nasa labas. Kung nasa bahay ka, tunga ko sa bintana, tignan mo lahat yan. Lahat ng nakikita mo, ang may-ari niyan, sabi mo. Okay? God bless, kapatid! Hanggang sa susunod, dito lang ulit sa Pandemic COVID-19.